Senator Bitliar, alam mo, nung na future ka kay, ano ba yun, magpakailanman, yung buhay mo, nung magpakailanman, busit ako sa'yo nun, totoo lang. Kasi, napaka-plastic eh. At saka ibang-iba yung kwento sa totoong buhay. Minsan, tayo naman nakakakilala sa sarili natin kaya mahirap humusga. Pero sana, bago tayo magpalabas ng talambuhay natin, sana totoo. Senator Bilyar, alam mo nung time na kumakandidato yung asawa mo, idol na idol ko kaya yun. Pero nung unti-unti kayong nandyan sa Senado, nakaka-offend. Tapos, di kayo namigay ng ayuda. Imbis na ayuda ang ibigay niyo, buto. Within 2 months ba? Tutubo ba yun? Paano kung walang lupa ng tataniman? Paano nila itatanim yun? Pagkatapos, pati yung pagbibigay ng ayuda sa mga middle class. Ano po ba yung definition ng middle class sa inyo? Sino-sino po ba yun? Maaari po ba namin malaman kung ano yung middle class para sa inyo? Para alam naman namin kung kasama ba kami doon o baka hindi. Hindi na nga sinama yung mga OFW karamihan eh. Pati ba yung mga middle class na nasa Pilipinas? Unang-una po, ang daming nagmahal na bilihin. Ang hirap bumili. Ang hirap sumakay. Napakamahal ng pamasahe. Nakaka-offend lang kasi pati yung nasa middle class na question. Yung mga teacher, yung mga sinasabi niyong pinapasahuran ng gobyerno at saka private sectors, private companies. Yes, totoo, may pera sila. Pero ba yung mga nasa taong mga low class, nasa low class talaga, yun talaga may hirap? Bakit hindi natin bigyan sila kung ano talaga yung, hindi ko kina-question ah, yung mga kinikita talaga nila tulad ng nagbabasura. Sabihin natin may 100 o 200 sila sa isang araw. Pwede ibigay natin sa kanila, di ba? Sapat na yun, di ba? May pinag-aaral pa yun minsan. Pero yung mga nasa low class nga eh, imbis na ibili ng pagkain, ano nangyari? Pinansugal, pinang taya kung saan, pinangkuha ng cellphone, pinang down sa motor, di ba? Ano yung definition ng low class ay ng middle class? Ano ba talaga? Nakakaano eh, hindi namin alam kasi kaming OFW. Imagine niyo. Bayad. Buwan-buwan kaming sumasahod. Bayad utang. Uutang sila, babayad sila. 'Di ba ganoon? Hindi nyo naisip, magkano lang ba sinasahod dito? Hindi pa nabigyan. Middle class? Yung mga nasa subdivision ba? Yung mga nasa subdivision na kinuha sa pag-ibig yung bahay, katulad namin, yun ba yung middle class? Eh, wala nga rin kayong malamon eh. Kung hindi lang naman sa pag-ibig, hindi kayo makakuha yan eh. Ano ba yung mga middle class na yan? Yan ba yung mga negosyante? Yung mga maliliit na negosyante? Nagtitinda sa palengke? Hello? Wala na kaya silang puhunan? Yung may sari-sari store? Na puro utang ang mga tao? Ano ba yung middle class na tinatawag nyo? Para questionin nyo kung bakit binigyan?
para naman alam namin. High class, hindi na talaga sila dapat bigyan. Eh kahit nga yung high class ngayon, parang wala na makain eh. Yung mga, katulad ng mga commissioner, nangungumisyon sila ng lupa, oo, malaki pera nila. Paano kung naubos? Kasi wala nang, 2 buwan walang bentang lupa eh. Baka higit pa. Huwag nyo naman sana kinu-question yung government kung bakit binigyan yun. Hindi naman siguro nila bibigyan yun kung talagang may pera, di ba? At hindi naman nila tatanggapin yun panigurado kung may kakainin sila. Nakita niyo yung ibang tao, hindi na kinukuha yung ayuda kasi alam nilang may makakain sila. Bakit hindi nyo questionin yung sarili nyo kung bakit hindi kayo namigay ng relief goods? Kung bakit isang saging lang? Ano ba yung pinakita nun? Isang saging at isang itlog lang ang pinamigay nyo. Dapat nga, kayo yung nagpapasikat eh. Kasi malapit ang eleksyon. Imbis na si Francis Leo Marcos, bakit tayo nyo ipamigay ang mga ano nyo? Yung mga pera nyo. Nadaig pa kayo ng mga vlogger. Yung mga vlogger, 200,000, 300,000, 500,000 ang pinamimigay yung mga malalaking channel. Baka sabihin nyo, kina-question kayo kasi wala, hindi mo alam, baka sabihin ito. Saltado ng salita, hindi naman nakita yung mga binibigay na, ipakita nyo. Ipagmayabang nyo sa lahat kung ano yung mga pinamigay nyo. Tarapatan nyo yun. Karapatan nyo yun. Kasi, hindi namin nakikita yung magagandang bagay. Unless nakikita namin yung mga pangit na ginagawa niya sa Senado. Yung pagtatanggol sa ABS-CBN. Yan yung katulad kay po na yung FB, ipababan. Tapos ikaw naman ngayon naman. Yung pambabati ko sa pamahalaan, yung pang-question kung bakit pinasara si ganito. Kung mayroon talaga kayong ginawa katulad ni Francis Leo Marcos, ipakita nyo para maging proud. Dapat maging proud kayo pag maganda yung ginagawa nyo. Diba? Eh, hindi. Yung mali, yung nakikita namin eh, kasi yun yung pinapakita nyo eh. Diba? Huwag sana katulad ng Tito Soto, kami, namimigay kami kahit di namin pinapakita. O anong nakita namin doon? Anong nakita ng mga tao? Yung pambabatikos niya kay Angel Oxina, puro post dito, post doon kasi tumutulong siya. O sino naging masama, diba siya? Imbis na makita namin yung tama na ginawa niya, kung namimigay nga talaga siya, diba? Kung namimigay kayo ng kahit na ano, dapat maging proud kayo. Diba? Dapat kahit man lang isang pirasong sardinas siya ang pinapakita nyo kasi nandiyan kayo sa government eh. Diba? Eh yung maliliit nga na tao na mayaman challenge, mahirap challenge, pinakita nila kasi proud sila at maganda yung ginawa nila. Eh kayo, pinapakita niyo yung mga masasamang ugali niyo. E paano kayo iboboto? So sinisegregate niyo naman po ang mga middle class, ang mga OFW sa pagbibigay ng ayuda. So hindi na kami boboto. Ganun po bang ibig nating sabihin? Kasi nakaka-offend na babatikusin. Magsasalita kayo na kung ano-ano, tapos magsusorry kayo. Kung anong-anong sasabihin nyo sa mga tao, pambabatikos nyo, tapos, sorry na lang? Sorry, not sorry eh. Diba? Puro sorry na lang ba? Ibig sabihin, pag namaril tayo, pag namatay, sabihin mo lang sorry. Diba? Pag sinapak mo yung isang tao, tapos na, nasaktan na, sabihin mo lang, sorry.
Senator Villar, wala kayo dyan kung hindi sa, dahil sa mga tao. Sa lahat ng tao sa Pilipino. Nung eleksyon, walang piniling tao. Pati nga patay eh. Doble-doble pa yung ibang pangalan. Walang piniling tao para bumoto. Pero pag pandemic, pag may bagyo, pag bibigyan ng tulong, dapat pili? Bakit pag bumoto, hinahakot nyo pa yung tao? Bakit pag pandemic, piling-pili? Nakakatawang pakinggan. Nakakasama ng loob. Dapat di tayo namimili. Kasi, pag eleksyon, lahat kami kinakamayan mo eh. Lahat kami giningitian mo eh. Tapos, pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng kakarampot, pipiliin nyo pa. Pag kumamay kayo sa amin, pag eleksyon, wala naman kami hinihinging form. Di ba, tama ba ako? Wala tayong hinihinging form. Pero pag manghihingi kami sa inyo, katakot-takot na requirements. Pag eleksyon, walang form-form eh. Walang pili-pili. Sige, pirma ka lang dyan. Namimigay kayo ng payong, namimigay kayo ng pamaypay, yung nilalagay sa braso, t-shirt, lalo na yung mga paiba, 500, 1,000, 200. Hindi kayo namimili nun eh. Pero pag ganitong crisis, namimili kayo. Nakakagago, di ba? Nakakagago lang yung mga ganong tao. Huwag naman natin piliin. Kasi baka pag ang publiko ang namili, baka mawala kayo sa listahan. Sa bagay, kahit mawala kayo sa listahan, mayaman na kayo. Pero pag yung poor, nawala sa listahan, mamatay sa gutom. Dapat pagpasalamat na lang kayo kasi nasa high class kayo. Mayaman kayo. Pero isa lang pupunta natin. Mamatay din tayong lahat. Kaya sa mata ng Panginoon, ang mamamatay ngayon, hindi niya pinipili. Iniisa-isa lang niya. At saka isa lang tayong pupuntahan. Isa lang tayo ng amoy ng tae, ng ihi. Isa lang yung kinakain natin. Sa inyo, ibang mga sangkap lang, pero iisa lang pupuntahan. Diba? So, ayun lang. Huwag niyo sana kaming inaapi. Kasi balang araw, kami ang hahanapin nyo para iboto kayo at makapanggancho ng ibang tao. Salamat.